this video, pag-usapan natin kung bakit na-decline ang application mo. Kasi minsan, send ka ng send ng application, minsan wala ka natatanggap, or minsan may natatanggap ka ng rejection letter, ganyan. Bakit ba? Bakit ka na-decline, di ba? So, madaling isipin na, baka hindi ako para sa freelancing, or baka hindi pala talaga para sa akin to, ganun. Madaling isipin yung ganun. Kaya lang, bago mo sana isipin yun, bago ka mag-give up, tingnan mo muna, baka may mali kang ginagawa sa cover letter mo, or baka meron kang mali sa applications mo, ganun. So, dito sa video na to, focus tayo dun sa cover letter na sinend mo. Tingnan natin, baka meron ka ba bang kayang i-improve doon sa sinend mo. So, ito yung most common na mga mistakes kung bakit nare-reject ang application ng isang freelancer. So, number one, you talked about yourself too much. So, baka mamaya yung cover letter mo is parang resume na ako, ganito ako nag-aral, ito yung pinag-aralan ko, ganito, ilang taon na ako, Roman Catholic ako, or iglesia ako, ganun. So, unless kailangan sa job mo yun, hindi mo na kailangan i-mention yun. For example, ang clients nga, like yung minention na natin before, yung clients, mas gusto nila yung results. So, if you talk about yourself doon sa cover letter na maigsi lang, sayang naman yung attention or yung time na nakuha mo yung na binabasa ng client yung cover letter mo, di ba? So dapat impress mo na siya agad doon pa lang sa cover letter na yun. So tatandaan niyo, yung cover letter niyo is not your resume. Cover letter lang is yung parang window, yun yung una nilang mababasa para makapag-decide sila kung bubuksan ba nila yung profile mo. I-click ba nila yung link mo? Kasi sa job, sa offices, ganun eh. So, may cover letter ka sa harap ng resume mo. So, tinitingnan lang muna nila yung cover letters, ganyan. Para malaman nila kung ano ba, sino ba yung mga titingnan nilang resume. Yung titingnan nila ng mas mabuti. Yung mga cover letter palang ayaw na, syempre, dun sa basura yung bagsak nun, di ba? Number two, your expertise is not clear. Or you're not clear on what you can do. So, nakita niya yung cover letter mo, tapos sinabi mo na doon na kaya mo siya tulungan, pero hindi mo sinabi yung strengths mo, na parang, okay, so nag-a-apply itong taong to, may oras siya, ganito yung pinag-aralan niya, ito yung kaya niyang gawin, ito yung mga katrabaho niya dati, ganun. So what, diba? So, ano yung fino-focus on mo? So, kunwari katulad ng example natin, virtual assistant ka, pero for what, 'di ba? So maraming masyadong tao. So pwede ka maging virtual assistant ng mga nagpa-podcast, virtual assistant ng mga website owners, virtual assistant ng mga e-commerce store owners, virtual assistant ng mga real estate agencies. So pwede kang mag-niche down. Pwede mong i-focus yung kaya mong gawin doon sa mga hilig mo and yung mga alam mong gawin. Tapos, kailangan, syempre, sa cover letter mo, dapat kitang-kita nila yun, na yun yung kaya mong gawin, na yun yung expertise mo. Number three, you sent a generic cover letter. So, halata yun, as someone na nag-hire, pag nag-a-apply yung mga hina-hire ko, yung maraming-marami yung nagsisend ng generic cover letter, yun yung makikita mo na parang, pag binasa ng client, applicable pa rin tong cover letter na to kahit isend mo sa kabilang client. Babaguhin mo lang yung umpisa, ganun. So, alam nila yon. So, dapat magkaroon ka ng hatak, parang i-research mo siya, ano ba yung ano, kunin mo yung latest blog post niya, sabihin mo na gustuhan mo, or putahan mo yung Instagram niya, sabihin mo gusto mo yung theme niya, ganun. So, kailangan magkaroon ng personal touch na alam niyang targeted talaga sa kanya yung cover letter mo, hindi lang generic at copy-paste. Lalo na talamak ngayon yung mga naghihingi ng template ng cover letter, lalo na tas may iba nagbebenta pa or sa mga courses nila kasama yung template. So, kunin niyo yung idea. Kung meron kayong ganun, kunin niyo yung idea tapos lagyan niyo ng personality niyo and lagyan niyo ng personal touch
based dun sa kailangan ng client. Yun, para maiba kayo. Kasi baka mamaya lahat ng kaklase mo dun sa course na yun, eh yun din pala yung sinesend, diba? So, mas maigi ng ikaw yung maiba. Number 4, you talked about your rate. So, cover letter pa lang to. Huwag mo na magsalita na $50 per hour ako, ganun. So, huwag mo na masyadong rate ang pinag-uusapan. Oo, importante ang rate, pero kung cover letter pa lang pinag-usapan, sinabi mo na na, hi, $50 ang rate ko, ganun, and this is what I can do, and I'm the perfect one for the job you look, for the freelancer you're looking for, ganun. So, medyo off, kasi hindi pa nga niya alam kung, hindi, parang sa akin na, kunwari ako yung client, tapos may nag-apply sa akin na sinabi niya agad na, oh, $50 per hour yung rate ko, ganyan, ganyan, if ever you hire me, ganyan, ganyan. So, para sa akin, hindi siya good na cover letter because hindi ko pa nga napag-uusapan, hindi pa nga natin napag-uusapan kung ano yung mga kailangan ko eh. Hindi ko pa nga alam kung alam mo yung kailangan ko, hindi ko pa alam kung kaya mo ba akong tulungan. Tapos, dandiyan ka na, nagbibigay ka na ng rate. So, ang dating sa akin, ano ka, freelancer ka na desperado lang makahanap ng client na kakagat sa rate, na magbabayad ng rate mo, tapos gagawin mo kung ano yung trabaho mo. So, syempre ako, mas gusto ko yung freelancer na kukunin ko, yung focus dun sa business ko, diba? So, yun, wag mo na maglagay ng rate sa cover letter mo. If outside Upwork to, ah, kasi sa Upwork naman may bid na yun eh. Pero dun sa cover letters Upwork may pag nag-bid ka may cover letter na, 'di ba? Ayahan mo na yun. Yun na yung bid mo. Pero wag mo na siyang pag-usapan sa cover letter mo. Lalo kung magpi-pitch ka sa labas ng Upwork or job marketplace, wag mo na pag-usapan yung rate sa unang-unang kasi yun pala, yun yung magiging first impression niya sa iyo eh. So mas maganda kung malaman mo muna kung ano talaga yung kailangan niya bago ka mag-set ng rate. Number 5, you did not follow instructions. So, sa Upwork or sa mga ibang job marketplace, yung mga job posts na mahahaba, minsan meron silang sinisingit sa ilalim or sa gitna na put spaghetti in your cover letter or who's the first president of the United States or who is the current president of the United States, ganun. Minsan may tanong sila na kahit i-google mo, sige, pero kailangan i-follow mo yung instructions na sinabi ba nila na ilagay mo sa email subject or sinabi ba nila na ilagay mo sa taas ng cover letter mo or isama mo sa first sentence mo. So, parang yun yung way nila para i-screen kung nagbasa ba yung mga freelancers or hindi. So, kung unang-una pa lang, nakita nila na wala ng spaghetti sa taas ng cover letter mo, syempre, ligwak ka na agad. Babasahin nila yung mga mayroong spaghetti. So, bago ka mag-paste, kung copy-paste ka, syempre, hindi mo dapat gawin yun, diba? So, bago ka magsimula ng cover letter mo, dapat basahin mo muna lahat. Kasi baka mamaya may special instruction siya. Ayun lang naman. So, bago ka mag-give up at isipin na hindi para sa'yo ang freelancing, tingnan mo muna itong mga to. Baka pwede ka pang i-improve dun sa mga sinesend mong cover letters. Ayun.